神阿平无所的喜欢，不是人生会阿平给你给那那把他瓦林亚林不是那那阿佛一阿瓦安我马哈尔公流生阿云是用阿根阿行路妈妈萨拉会议用你你心阿云定萨巴一比我萨阿一上阿拉能阿妈能阿那阿当一斯贝托山都Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Sama natin sa banal na misang ito ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel. Patuloy din nating pinagdarasal ang kagalingan ng lahat ng mga sakit at ang seguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. Isama na rin natin sa banal na misang ito ang lahat ng mga intensyon at mga kahilingan na inyo pong pinadala dito sa simbahan ng Quiapo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami dumudulog sa iyong dakilang pag-ibig. Ngayon ang araw ng kaligtasan ay palapit ng palapit upang sa pagdiriwang ng pagkabuhay kami lalong sumasigasig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, inutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at sila'y mapapanuto. Ngunit, hindi sila tumalima. Ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama sa halip na magpakabuti. Mula nang lumabas sa Ehipto ang inyong mga ninuno hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo ng aking mga alipin, ang mga propeta. Subalit, hindi ninyo sila pinakinggan ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila, subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila, ngunit hindi kanila papansinin. Kaya
ganito ang sabihin mo sa kanila. Narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoong kanilang Diyos at ayaw ituwid ang kanilang landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at di man lamang nababanggit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating papurihan, ang batong publihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako'y tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Magsitayong lahat. Ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyo sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki at ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Belzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang nagpapakilala na ang Diyos ang suma sa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahati sa magkalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon.
Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyo, nagpapalayas ako ng demonyo sapagkat binigyan ako ni Belzebul ng kapangyarihang ito? Kung ako'y nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ni Belzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas ay nasasandatahang, ay nagbabantay ng kanyang bahay mula sa panganib, ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nila ang mga sandata ang kanyang inaasahan at ipamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong mag-ipon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat dito sa loob at labas ng simbahan ng Quiapo. Inihayag ng Ebanghelyo ngayon ang tunay na kulay ng mga Pariseo. Ang kanilang motibo ay siraan si Jesus. Napunta sila sa isang paninirang puri. Inakusahan nila si Jesus na nakipagsabuatan sa prinsipe ng mga demonyo. Ibinigay nila ang kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling kay Belzebul. Sinagot sila ni Jesus sa simpleng lohika, ang bawat kaharian na nagkakabahagi laban sa sarili ay mawawasak. Ngunit higit pa binanggit ni Jesus na ang kamay ng Diyos, ito ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa Kanya. Kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ni Jesus. At inihayag at pinahayag ni Jesus ang kalooban at mga paraan ng Ama, at ang Diyos ay gumagawa kay Jesus. Ano ang aral nang binasa nating Ebanghelyo ngayon? Una, kung nasa panig natin si Jesus, tayo ay malakas. Kahit anong panglalait sa atin, kahit anong paninira sa atin, kapag kasama natin si Jesus, walang sinuman ang kayang dumaig sa atin. Dahil ang Panginoong Jesus ang nagbibigay sa atin ng lakas. Kaya nating tumayo, kaya nating harapin yung mga taong naninira sa atin. Kaya natin makamit ang ating mga mithiin sa ating buhay. Kapag kasama natin si Jesus, malalampasan natin ang kasalanan at si Satanas. Sa piling ni Jesus, hindi tayo babagsak at hindi tayo mabibigo. Kung tayo ay kakampi ni Jesus, tayong lahat ay ligtas at maliligtas. Pangalawang aral, habang sinusundan natin si Jesus, expect natin yan na marami sa atin ang manghuhusga. Marami sa atin ang mag-aakusa at marami sa atin
ang kukutyain tayo. Marami sa atin ang ma-misunderstood tayo sa ginagawa natin. Ang iba, tatanungin tayo sa ating mga motibo at intention. Ang iba, tatanggihan nila tayo, lalong-lalo na ang ating mga inisyatiba at plano. At sa huli, ang mga taong ito ay magmumukha silang negatibo sa atin. Marami tayong marinig na panlalait at mga negatibong komento. Pero huwag kayong mag-alala. Kapag kasama natin ang Diyos, kapag kasama natin si Jesus, walang negatibong komento, walang anumang panlalait ang makakasira sa ating buhay. Kaya mahalaga yung ating malalim na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang Diyos ang magtatanggol sa atin pagdating ng mga pagsubok na ating haharapin sa ating buhay. Ngunit tandaan natin palagi, gumagawa tayo para sa Diyos. Siya lang dapat ang dapat nating pasayahin sa ating mga salita at kilos. Dapat ang ating mga gawa, ang ating mga gawain ay naaayon sa gawain at turo ng ating Panginoong Diyos. At kung tayo ay manatiling malapit at matapat sa Kanya, tinitiyak sa atin ng ating Panginoong Hesus. Kung gayon, ang kaharian ng Diyos ay dumadating na sa inyo. Kaya naman ang mga kaya naman sa huling salita ni Jesus para sa Ebanghelyo ngayon, sinasabi ni Jesus, ang hindi suma sa akin ay laban sa akin. At ang hindi nagtitipon na kasama ko ay nagkakalat. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang tayo ay natitipon kay Kristo, nangingibabaw sa lahat ng kasamaan. Buong pagtitiwala tayong lumapit sa Ama, taglay ang ating mga kahilingan. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang simbahan naway magpanibago at magpatotoo ng tapat sa mga dapat pahalagahan sa buhay at tumulong sa muling pagbuo ng isang wasak na mundo, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang mga Kristiyanong mananampalataya naway magkaroon ng tapang na mangaral sa ngalan ni Kristo, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Atin nawang buong pusong itaguyod ang pagtatanggol sa katotohanan at salungatin ang malikhaing pangaakit ng kasamaan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang mga may sakit at may karamdaman naway paginhawahin ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang nararanasan sa pangangalaga ng mga taong kumakalinga sa kanila, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ama naming makapangyarihan, sa paghahandog namin ng mga panalangin, pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong anak na tumubos sa kasalanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog
di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong balong sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayong lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdana ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, upang iyong kalugdan ng aming mga alay, dalisayin mo kami sa lahat ng kasalanan at huwag mong ipahintulot na kami masilaw ng kinang ng mga huwad na kaligayahan, kundi itaguyod mo kami ng aming makamtan. Ang iyong pangakong gantimpalang ialantay sa pamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Yeso Kristo na aming Panginoon, minarapat mong pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat naming inihain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat. Sa aming pag-uugali ay gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Sinulpon lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo.
Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagada at sinabi, "Tanggapin lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagada at sinabi, "Tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipana. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming na himlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. At pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan
samantalang aming pinananabikana ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsalud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lang lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kumutan ka na
pinagpapanalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, pagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards at pagsusuot ng tamang face mask. At pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan na lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tulungang maisaloob at maisakatuparan ang iyong pagliligtas sa aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Nawa'y malala nilang pangako noon sa biniyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati